ang mga C-130J Super Hercules ng United Kingdom ay posibleng mapunta sa Pilipinas. Ang mga ito nga po ay kapareho din ng mga bibiling bagong C-130J Super Hercules ng Philippine Air Force. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang Royal Air Force mga idol ay ireretiro na ang mga natitira pa nilang C-130J, C-4 at C-5 Super Hercules Tactical Transport Aircraft sa June 30, 2023. Ito na nga rin po ang magsisilbing tanda ng pagtatapos ng serbisyo ng mga Hercules aircraft sa kanilang bansa sa loob ng 56 years. Ang mga Super Hercules nila mga idol ay papalitan na ng mga mas malalaking Airbus A400M Atlas na kasalukuyan na rin ginagamit ng Royal Air Force. Ang mga C-130J C-4 ay ang British variant ng C-130J 30 Extended Super Hercules na pinaplanong bilhin ng Philippine Air Force mula sa Lockheed Martin. Ang C-5 naman mga idol ay ang standard length na kapareho ng C-130J. Ang Royal Air Force mga idol ay sinimulang makatanggap ng mga C-130J noong pang 1998. Ang ilan nga po dito ay naibenta na ng kanilang bansa sa Bangladesh. Tinitignan pa nga po mga idol kung ang Philippine Air Force ay interesadong kunin at bilhin ang mga nasabing eroplanong magre-retiro na. Dahil ang mga ito nga po ay makukonsidera pa na mas bago kung ikukumpara sa mga C-130H Legacy Hercules ng Philippine Air Force na in-acquire gamit ang US Excess Defense Articles. Ang tanging concern lamang dito mga idol ay ang pagbili nga ba sa mga eroplanong ito ay posibleng mas maging mahal kaysa sa pag-refurbish ng mga C-130H mula sa Estados Unidos. Ito nga po ay bagamat binigay ng Estados Unidos ang mga eroplanong ito sa ating bansa, ay nagbayad pa rin ng Pilipinas upang refurbish at i-rehabilitate ang mga ito. At kung ganun nga rin po ang mangyayari sa United Kingdom at Pilipinas, ay siguradong mapapagastos na naman ang ating bansa. Ang mga C-130J na ito mga idol ay kailangan ng midlife updates. Ito nga po ay dahil na-reach na nila ang high flying hours sa Royal Air Force. Ang Lockheed Martin C-130J Super Hercules ay isang 4-engine turboprop military transport aircraft. Ito nga po ay comprehensive update ng Lockheed C-130 Hercules na may mas bagong engine, flight deck at iba pang systems. Ang eroplanong ito mga idol ay ang pinakabagong version ng C-130 Hercules. Ito nga lang po ang nag-iisang model sa kanilang production line. At noon nga pong March 2022 ay tinatayang 500 units na ng mga C-130J aircraft ang na-deliver sa 26 operators sa loob ng 22 na mga bansa. Ang eroplano nga pong ito ay unang lumipad noong April 5, 1996 at na-introduce naman noong 1999. Sinimulan nga po itong gawin noong 1996 hanggang sa kasalukuyan. Ang mga current operators nga po nito ay ang Algeria, Australia, Bahrain, Bangladesh, Canada, Denmark, Egypt, France, Germany, India, Indonesia, Iraq, Israel, Italy, Kuwait, Libya, New Zealand, Norway, Oman, Saudi Arabia, South Korea, Sweden, Tunisia, Qatar, United Kingdom at United States. Mga idol, malaking bagay nga po sa Pilipinas kung mabibili nila ang mga eroplanong ito. Malaki nga po ang maiambag nito sa Philippine Air Force, lalo-lalo na sa pagtransport ng ating mga tropa. Magagamit nga rin po ito sa humanitarian assistance, disaster response, relief operations, at search and rescue. Bagamat mga segundamanong eroplano na nga po ito mga idol, ay mabuboost pa nga rin po nito ang capabilities ng Philippine Air Force. Sinisigurado naman mga idol na hindi pa rin magbago ang plano at bibili pa rin ng mga brand new na C-130J Super Hercules ang ating bansa. 3 units na nga po ang in-order ng Pilipinas at siguradong madadagdagan pa ito sa loob ng ilang mga taon. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!